Bukod sa pagiging mapagkumbaba, nakilala rin ang hari ng komedya sa pagiging matulungin. At isa sa mga hindi niya pinagkaitan ng tulong ay ang aktres na si Janice Jurado. Andito siya kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga sa iyo, Janice. Magandang umaga rin po. Isa ka dun sa mga unang bumisita doon kay Dolphy, doon sa Makati Medical Center, nung pumanaw ito. Hindi kami, hindi ako nakapasok. Kasi sobrang mahigpit talaga. Pero nung namatay si Dolphy. Kagabi nandun ako. Nandoon ka. Bakit ba, ano ba yung closeness ninyo ni Dolphy? Unang-una, isa siya sa maituturing ko na dahilan kaya ako nakapasok sa duplex noon, Channel 9. Sa sobra kasing laki ng dibdib ko noon, sabi nila, nagko-comment sila, baka pagka pinasok natin dyan, ma-censored lang tayo kasi masyado malaki ang dibdib niyan. Hindi, silang dalawa ni Mang Ading nagsabi, di gawin yung tanga para walang mali siya. Kaya nagsimula na ako mag-duplex. Di tumagal lang tumagal na yung pag-aartista ko. Nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng breast cancer. Marami ako nahinga ng tulong. Siyempre kahit naman gano'ng kabait ang tao, kapag ka maya't maya ang hingi mo ng tulong, maaasar din sa'yo. Kaya, ano stage na ba yung cancer mo at that stage time? Four. Stage 4. Stage 4? Okay. Tapos noon, nung lumapit ako sa kanya, nagpunta ako sa taping nila sa ABS-CBN. Nakita niya ako nakatayo. Sabi nung alalay niya, andiyan si Janice. Sabi niya, palapitin mo dito. Sabi ko, Tito Dolphy, baka ko po pwedeng makahingi ng tulong. Pinapakitaan ko nga siya ng papel. Sabi niya, excuse me, hindi ko kailangan yan. Sabi niya, ano ba kailangan mo? Sabi ko, operahan po ako. Nag-issue siya ng cheque sa akin. Tapos nag-tape na siya. Taping na ganun siya. Ganun kabilis. Hindi man lang tinignan. Excuse me, hindi. Hindi na tinignan. Oo. Bakit si Dolphy yung naisipan mong lapitan? Kasi si Tito Dolphy lang ang nalaman ko kung nasaan nandun. Yung iba kasi mahirap, nasa location sila, malayo sila. Si Tito Dolphy lang nakikita ko na alam ko na doon nagtitaping. Pero I'm sure nung lumapit ka sa kanya, medyo natatakot ka, nahihiya ka. Sobrang hiya. Sobrang hiya talaga. Sobrang hiya. Wala na akong magagawa kasi talagang kailangan na akong maoperahan eh. Na-ubos na yung buhok mo nung time na yun. Nagpunta ako sa kanya, parang maiksi-maiksi ang buhok ko, parang nakakalbo. Nakakalbo na. So, talagang desperado ka na. Oo, desperado na ako talaga. Oo. And bigla siyang nagbigay ng tulong. Oo, wala naman lang tinatanong kung para saan yung tulong. Tsaka hindi lang ako. Meron ako inilapit sa kanya. Kung nanonood man yung tao o yung bata na nintinulungan ko ng wheelchair, si Tito Dolphy ang nagbigay nun. Na hindi naman niya alam kung sino yung tao na yung nabibigyan ko. Sabi niya, sige, pick upin mo dito sa studio. Ilang beses kanyang tinulungan? Yung talaga lumapit ako, kusa lang. Ah, meron din yung kusa lang? Oo, nakatayo lang ako doon, nanonood lang ako sa kanya. Gusto ko siyang matsyempohan para magpasalamat. Misa may daladala akong prutas, may daladala akong ano. Hindi na siya lumalapit, pinapaabutan na lang niya ako. Hindi naman yun ang talagang intensyon ko. Siyempre dahil wala akong pera, di kukunin ko. Hindi naman ako nagpapa-ipokrita eh. Pero hindi talaga yun ang intensyon ko para humingi ng tulong sa kanya. So masasabi mo na dahil dun sa operasyon na yun, nagkaroon ka ng panibagong buhay, ng pangalawang buhay, dahil kay Dolphy para... Sa dami ng operasyon ko, sa una, pangalawa, pangatlong operasyon, hindi makakarating ako na buhay sa ika-anim o ika-pitong operasyon kung hindi na operahan sa pang-apat at pang-lima. So, dalawang operasyon mo, sinagot ng buong buo ni Dolphy? Hindi lang yung operasyon ko, pati yung... pambayad ko sa bahay. Oo. Nabutan niya din ako. Pambayad sa bahay? Sa bahay. Kasi noong time na hindi pa ako nagtatrabaho, tsaka hindi ko pa... makita yung anak ko dahil nasa abroad sila. Hindi ako makahingi sa kanila dahil kakaalis lang nila. Hindi pa sila nakakapag-adjust sa abroad. Hindi ako makahingi. Ipapaalisin na ako sa bahay. Pati yung pambayad ng bahay. Siya rin ang tumulong. Tatlong buwan. Oo. At wala siyang hinihinging kapalit or anuman? Wala. Hindi man lang humihingi ng resibo, ganun, pagkatapos. Hindi siya humihingi ng kahit anong papel. Wala siyang hinihingi sa akin. Ano? Anong sinasabi lang niya? Sabi niya, may pera ka. Sabi ko, wala po eh. Abutan ka. Sabi ko, Tito Dolphy, hindi po. Sabi niya, may pera ka ba? Wala po. Eh, ba't ayaw mong tanggapin? Kinuha ko na, baka bawiin pa eh. Sayang, di ba? Wala naman ako talagang pera. Hindi, pero ganun talaga siya. Mapagbigay talaga. Ganun talaga siya. Oo. Pero papayuhan ka niya. And sinabi, anong pinapayo niya sa'yo? Totoo lang to, ha?
Huwag niyo akong lolokohin, Tito Dolphy. Hindi po. Alam niyo naman, sakit po ito eh. Pwede naman totohanin ng Diyos eh. Kung sinungaling ako. Kaya nung nabalitaan ko, hindi pa ako makapaniwala. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na thank you sa lahat ng tulong mo sa akin. At ikaw, parang nadugtungan niya yung buhay mo eh. Sobra. Oo. Hindi lang ang buhay ko, kundi kabuhayan ko. Lagi niya nagpapayo sa akin, tinuturoan niya ako paano magpatawa. Kasi nasa comedy side ako. Tinuro niya sa akin technique niya paano magpatawa, mag-stand-up comedian ka, ganito pagpapatawa, para lumahumaba yung pagpapatawa mo, ganito yung style mo. So hindi rin siya madamot, hindi siya sa madamot. Talento. Hindi siya madamot. Hindi ka niya pahihirapan. Hindi ka tulad ng iba na ganun kakapal na papel ang hingin sa'yo bago ka madulungan. Ito talagang trust lang. Basta hindi mo ako niloloko. Konsensya na lang ang labanan dito. Kung talagang lolokohin mo siya. Oo. At bakit daw ganun? Ano yung sinasabi niya? Ano daw yung reason? Hindi ko alam eh. Pero sabi ko sa kanya, sabi ko, Tito Dolphy, ba't mo ito ginagawa? Hindi lang naman ikaw ang ginagawan ko ng ganyan, sabi niya. Pero gusto ko yung totoo lang, ha? Tapos sabi niya nga niya sa akin, o paano, di mawawala na yung tinuro niya yung dibdib ko. Mawawala na yan. Kasi pinagyayabang mo lagi yan eh. Yan ang sabi niya sa akin. So, nung nalaman mo na pumanaw si Dolphy, hindi ko alam kung anong isipin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi hindi ako nakapagpasalamat eh. Yun lang ang parang kinakainis ko dahil hindi ko malang nahawakan yung kamay niya. Tito Dolphy, salamat po. Pero nandiyan naman ang kanyang anak, ang kanyang asawa. Sa kanila na lang ako magpapasalamat. Kahapon nagkagabi, nagpunta ako doon sa burol niya. Wala akong nakitang kamag-anak niya kasi baka pagod na lahat, nagsisipagpahinga. Sabi ko, pupunta pa rin ako para mag-thank you sa pamamagitan nila. Makikita ni Tito Dolphy kung paano ako magpasalamat. I'm sure naririnig niya tayo ngayon dahil he's now in heaven and he's looking down at all of us. Anong mensahe mo para kay Tito Dolphy? Kung saan ka man nandoon, alam ko nandito ka lang sa paligid. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Hindi po sapat ang papasalamat na sa mga ginawa niyo sa akin. Sa bawat punta ko sa inyo, kung sakali, kung saan kayo nandong restaurant, tinatawagan ninyo ako, punta ka dito, bibigyan niyo ako ng pera. Maraming salamat po. At alam ko pong maligaya na po kayo kung saan kayo nandoon dahil kasama niyo po yung isang anak niyo, yung mga kaibigan niyo. At yung The King na isa pa rin si FPJ nandiyan, magkakasama na po kayo. Thank you very much po. Thank you. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jenny. Salamat din po. Thank you very much.